Ayan mga ka-Diyos, sarap. Nagluluto ako ng almusal namin. Ang almusal namin ngayon is munggo. Yan ang almusal namin. Okay? Dahil gusto ko talagang maggulay ngayong araw na ito. Ayan mga ka-Diyos, sarap. Nagluluto ako dito ng french fries para sa mga pamangkin ko dito sa bahay namin. Dahil nga wala silang pasok ngayon at kagigising lang, so mag-fried muna tayo ng french fries. Sa wakas, natapos na rin ako magluto ng french fries na pina-fried ko. Pero yung gas namin bigla na lang naubos. Wala pang isang buwan, magtatatlong linggo pa lang is naubos na. Kaya naman tumawag ako sa nagdi-deliver sa amin para umorder ng gas at i-check na rin kung bakit ganon. At hindi lang yan mga ka-Diyos, sarap. So nilabas ko na rin itong isda na to dahil nga ito sana yung ipiprito ko. Pero tignan natin kung mapiprito natin to kung darating agad yung gas. Nilagyan ko na rin siya ng tubig dahil frozen to at nakalagay sa rep. Syempre magko-coffee rin ako. Ihahanda ko yung coffee ko at gagawa ko ng kimchi mga ka-Diyos, sarap. Hindi ko na sa inyo naipakita kung paano ko ba ito ginawa, pero ipapakita ko na lang yung mga ingredients, kung ano ba yung mga ingredients sa sinahog ko dahil nga sobrang busy at ang dami ko rin ginagawa. Chinap-chap ko na rin ito mga ka-Diyos, sarap. So ayan, kasali talaga ito sa low carb diet ko itong kimchi. Kulang yung isang linggo ko kapag wala akong kimchi mga ka-Diyos, sarap. Hindi naman tumatamis at hindi rin maanghang, saktong-sakto at swak na swak para sa mga nagda-diet na katulad ko. Ayan mga ka-Diyos, sarap, kakatapos ko lang gumawa ng kimchi natin dahil kasama ngayon sa low carbs diet natin. Syempre yung mga ingredients natin dyan, meron tayong ganito, Korean gochujang. Ayan, tapos meron tayo dito, ayan. Yung pepper natin is chili powder. Naglagay din ako ng apple cider. Meron tayong bawang. Meron din tayong spicy na powder. Pero depende sa inyo kung gaano karami. At naglagay din ako ng lemon. Nag-squeeze ako siya. Tapos meron tayong bawang na tinedtan. So, yan yung kimchi natin. Okay, meron tayo itong cabbage. Okay, perfect na perfect yan mga ka-Diyos. Okay. So, ilalagay na natin yan sa lalagyanan niya at ilalagay natin sa ref. Ayan mga ka-Diyos, sarap. Umorder ako ngayon ng gas namin. Itong gas namin is gasol diesel pack. So ito yung bagong bili. Hindi pa kinabit ni kuya yung nag-deliver dito. Dahil nga itong gas namin, na nagtaka ako bakit ang bilis na ubos ng gas namin is kakabili lang namin. Wala pa yung isang buwan, siguro magtatatlong linggo pa lang, nagtataka ako bakit ang bilis na uubos ng gas. So, kinausap ko yung nagkakabit kung ano bang problema, bakit ang bilis na uubos ng gas namin. Tinignan niya yung resibo namin kung sino nag-deliver last time. Sinabi naman niya na, yung kasama daw niya yon. Ang check naman dito is yung pinakaulo, ito yung pinalitan, yan. Yan yung pinalitan, so bumili din ako niya. Pero, nagtaka ako, bakit ganun din? Pinalitan na yan, bakit nauubos pa rin? So, pina-check ko ulit, dumating siya dito. Alam niyo kung ano nangyari? Ayan, nakikita niyo yan. Nginat-ngat daw ng maliliit na daga. Ayan, mga ka-Diyos, sarap Kaya siya sumisingaw. So, delikado yan, di ba? Habang nagluluto ka, sumisingaw siya. So, buti na lang talaga, pinacheck ko yung host na yan. So, hindi pa daw niya ikakabit, babalik daw siya para kuhain yung host dun sa store nila. Tignan nyo naman mga ka-Diyos, sarap. Ang mahal lang nga ng gas, 1-2, tapos magkano pa yung host? Yung host is 700. So, total of gas plus the host, it's like 1,700 pesos. So, oh my God. Diba? Bilis ng pera. Money, it's like, you know, a water. My God. See? Ayan mga ka-Diyos, sarap. So, kailangan talaga natin mag-ingat. Be careful. Lalong-lalo na kapag dito sa mga gas. Okay? So, lesson learned na yan mga ka-Diyos, sarap. So, ito yung gas na ikakabit. Hinihintay ko lang si kuya. Yan. Wala na
Ako muna ngayon. Boto si Padan na rin sila ita. Ano hindi naman na bagay nila. Ito din nabakbak niya. Dinadala ko ka rito, balong? Nagpasalubong. Pasalubong. Punta ngayon sa bahay, makit eh. Sabi. Andito pala ako ngayon sa BIR, mga kalitsyo, sarap. Lalakarin ko yung business permit natin. Dahil ngayon business permit natin is kailangan na natin magbayad ng tax. So yun, hindi tayo magiging certified business owner na tayo at registered yung mga items natin. Syempre, kumuha na rin ako ng DTI. Actually, hinintay ko nga dito from 8 a.m. nandito na ako. So makaka-uwi na rin ako ng mga 12 dahil pagkatapos ko ipasa at i-file yung mga papers, maghihintay lang daw ako ng 2 to 3 hours. So actually, mga 12 or 1, makaka-uwi na rin ako maagad. So sarap. Ayan mga ka-Joserap, natapos na ako sa BIR permit. Ayan mga ka-Joserap, kaka-uwi ko lang, galing ako ng BIR. So kanina pa ako doon alas 8, ngayon lang ako umuwi, magwa 1 p.m. na. So nakuha na natin yung business permit natin, ito yung mga ano natin, receipt. Okay, so babalik pa tayo doon ng 2 to 3 weeks dahil nga hihintayin natin yung OR natin, official receipt, dahil yung BIR yung magbibigay sa akin. Okay, so nandito na yung DTI natin, pati yung business permit natin. So lahat is okay na at makakapag-operate na tayo ulit ng ano natin, business online. Okay, pero dahil kaka-uwi ko nga lang din, pagdating ko meron akong dumating dito na package. Tara, samahan nyo ako at mag-unboxing box tayo ng package na to. Okay. Ayan yung package na dumating dito is tara, mabuksan natin. Okay, dahil nga yung sponsor natin, sponsor talaga. Ayan, pinadalan tayo ng regalo. Okay, so tingnan natin mga ka-Joserap. Okay, wow! Ito na yung mga items na regalo sa akin. So, meron ako ditong Meghan Trainor na bagong album ni Meghan Trainor na Timeless. Yan. Meron din tayong Jojo. Yan si Jojo. Yan, Good to Know. Ito yung pinakahuling album niya. Tapos, meron din ako ditong Mad Love. Okay, tapos meron din ako ditong Avril Lavigne na Greatest Hits na bagong album ni Avril. Tapos, ito yung pinakahuling album ni Jojo. Yan. Okay, and then ito yung huling album din ni Christina Aguilera. Tapos meron ako yung shoes. Oh my God, ito yung shoes na bigay sa akin for running shoes. So, ayan. Okay, so, tumuni yung video natin, guys. Report mo na lang, magiging ticket na siya ng agent ni Shopee. So, basically, alam ko na kung ano yung na-encounter mo concern. So, kailangan ko lang i-report ko, ready na rin yung evidence ko. Pasok ako ng Sun Service Rules, this is a logistics concern. So, this is an issue regarding... Ayan mga ka-Joserap, yung kapatid ko gumawa ng sopas. Pero, sinipsip na ng mga shell yung sabaw ng sopas natin. Pero okay lang dito dahil nga kami-kami lang naman yung narito. So perfect na rin ito ngayong gabihan. At hindi lang yan. Yung kapitbahay namin si Ate Let na ibigay sa amin ng ito mga ka-Joserap po. Yan. Ano man tawag dito? Yung kapatid dito ng Biko eh. Kalimutan ko kung anong tawag dito. Ayan o. Hindi nyo naman mga ka-Joserap. O, diba? Perfect. Yan. Kaso, hindi na ako ngayon kumakain ng mga matatamis. Ayan, o.
dahil nga nagda-diet din tayo. Yan. Okay, perfect na perfect. Ayan mga ka-Joseph, bago tayo kumain, naayusin muna natin yung order ko dahil nga dumating na yung order ko. Yes, umorder ako sa friend ko ng 3 kilong manok, 2 kilo ng liver ng chicken, at 2 kilo ng riblets ng pork. Ayan, naayusin muna natin. Yes, nagtitinda talaga siya ng mga ganitong klaseng mga pagkain. So, hindi na rin ako lalayo dahil nga mamamalengki rin ako. So, ibabawas ko na ito sa mga papamalengki ko dahil nga medyo mabigat din mga ka-Joseph kapag dinala ko to. Mga nasa 7 kilo ay dato eh. O diba? Kakapagod mga ka-Joseph magbuhat. At pagkatapos niyan, hihiwain na rin natin at lilinisin natin itong mga pinamili natin para meron din tayong stocks dito sa ref natin. Ito naman yung liver na in order ko. Fresh na fresh pa yan. Actually, hihiwain ko pa yan. Ang paghihiwa talaga is magbibigay ka rin ng oras mga ka-Joseph. So hanggang dito na lang muna yung video ko. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para naman lagi ka rin kayong updated sa mga latest video ko. And don't forget to hit the notification bell mga ka-Joseph. Stay safe and take care everyone. Have a good day!